Kasi tayo ay likas na makasalanan. Hindi po ba? Kaya na sa ating teksto ngayong hapon ito, ang sabi sa atin, rejoice always. Pray without ceasing, and in everything give thanks. Sana sinabi na lang ni Pablo na rejoice alam. Always. O kaya pray often. O kaya try to be thankful. Diba? Kasi pagkagano'n ang sinabi sa'yo, parang napaka-imposible sa ating buhay na gawin ang mga bagay na yun. Sino ba sa atin dito ang nagre-rejoice always? Sino ba sa atin dito ang praying without ceasing? Hindi tumitigil sa panalangin. At sino ba sa atin dito ang ever be thankful to God or to every circumstances that come across? Alam niyo mga kapatid, sinabi ni Pablo ito without even an explanation, walang tulong o walang explanation kung paano natin gagawin itong rejoice always, pray without ceasing, and in everything give thanks. Kaya pinangalanan po itong the three impossible commands. Kasi God commands us to rejoice always, to pray without ceasing, and give thanks. Ang una nga, ang sabi ng Panginoon sa atin, ang sabi ng Biblia, God commands us to rejoice always. Ang ibig bang sabihin niyan ay parati ka nakangiti. Tinin yung ngiti ng tao na to. Parati bang ganyan ang inyong itsura? Hindi. Parati ka nagre-rejoice, yay! Pag wala amo. Pagka natin yung amo. Wala yung yay. At ito pa ang tanong ko. Nagkakasala ka ba kung ikaw ay nalulungkot? Yes. Tasan ka ba? Na nagkakasala kung ikaw ay nalulungkot? Mm-mm. Yeah. O ano, nagkakasala ka? Taas ang kamay. Rejoice always! E kung ikaw'y nalulungkot? Pagkatapos ikaw'y walang pera. Eh, kung kadalasan ang tao pagka walang pera, malungkot siya niya. O kaya ikaw ay may sakit. O merong problema doon sa Pilipinas. Ay, paano nagin mo? Nalulungkot ka. You're sad. You're depressed. Di ba? Nagkakasala ka ba nun? Yeah. Ang sabi sa atin, rejoice in the Lord always. Rejoice always. Kaya pagka hindi ka nagre-rejoice, nagkakasala ka dahil yun ay utos sa atin. Tama? Mali? Tama. Sinong sasabi tama? Tama. Sino sa sabi mali, tapos sa kamay. Kaya nga, kumisang tatanong isa tayo, how are you doing? We would reply, sasabihin sa atin, I'm just praising the Lord. Ang ibig sabihin nun, kadalasan ginagawa natin para hindi tayo makita malungkot, pinagtatakpan na lang natin ng ating kalungkutan by being or acting as if everything is okay. Di ba? Pero
deep inside, nandoon yung kalungkutan natin. Kasi may mga grupo ng mga Kristiyano nagsasabi na kinakailangan ng Kristiyano ay parating masaya yan. Sapagkat ikaw ay Kristiyano, anak ka ng Diyos. Kaya kinakailangan ikaw ay parating kang masaya. Eh, yun eh, dinidenay niya yung kanyang yung katotohanan. Alam nyo, sinasabi sa Bible, yung pinaka mahigsing verse sa Bible na nandun sa John chapter 11 verse 35. Ano yung pinaka mahigsing? Jesus wept. Mismo ang Panginoong Jesucristo ay umiyak. At nung siya ay papako na sa krus, Jesus prayed with loud crying and tears. And ano yung rejoice always? Kung mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay nalulungkot at umiyak pa nga. Eh siyempre, ikaw nga, tayo nga, dadanas tayo. Alam niyo kasi, kumisa nangyayari sa atin, hindi pa dumarating yung problema, nalulungkot na tayo. Ganun yan eh. Di ba? Ibig sabihin eh, hindi pa dumarating yung problema, meron na agad na nakaabang na kalungkutan. Nalulungkot ka na agad. Kaya nga, so rejoice always does not mean deny your feelings, put on happy face, and never feel sad. It's not that. Hindi sinasabi na i-deny mo yung feeling mo and put on a happy face and never feel sad. Alam niyo, hello? Okay. Regarding the trials that God brings into our lives, to our lives, meron mga trials na dumarating sa ating buhay. At itong trials na ito, ay merong purpose ang Panginoon kung bakit dumarating sa ating buhay. Kaya lang ang nangyayari sa atin, pag dumarating yung trials sa ating buhay, ano kagad yung kapag ang nakikita kagad natin ay yung malungkot na pangyayari o kahihinatnan ng trials na yun. Pero hindi natin tinitingnan on a bright side kung bakit meron tayong trials sa ating buhay. Ito ay sinasabi, it to train us as His children. Sinasabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 11, all discipline for the moment seems not to be joyful. Pagka dinidisiplina tayo, meron trial, nadadaan tayo ng trial sa hindi joyful. But sorrowful, yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of the righteousness. Ibig sabihin, kaya may trials, siyempre, pagka may trials, malungkot na pangyayari yan, malungkot na sitwasyon yan. Pero sa kabila nun ay merong blessing na nakatumbas o katapat yun na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. So what does Paul means when he commands rejoice always? Alam niyo mga kapatid, it is important to remember that he wrote this itong sulat nito sa mga Thessalonica, ito ay para sa mga bagong mga mananampalataya. Alam nyo kasi, sinasabi
doon sa sinasabi ng Panginoon, sinasabi ni Pablo doon sa mga taga-Tesalonica na darating ang persecution because of your faith. At marahil ay nasabi ni Pablo yung patungkol sa aral ng ating Panginoon Jesus, sa sinasabi ay ganito. Ang sabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 5 verse 11 to 12, "Blessed are when people insult you and persecute you." Tingnan nyo ha, mapalad ka po ang mga tao ay iniinsulto ka at pinapersecute ka. That is one reason that you should be joyful. At ang sabi pa, "And falsely say all kinds of evil against you because of me." Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang Kristiyano ay kinakailangan maging rejoice o maging masaya o maging magalak. At ang sabi pa, "Rejoice and be glad, for your reward is in heaven. In heaven is great, for in the same way they persecuted the prophets who were before you." Matthew chapter 5 verse 11 to 12. At meron pa sinasabi doon sa James chapter 1 verse 1 to 3. Ang sabi, "Consider it all what? Joy. Bakit? "My brethren, when you encounter various what? Trials, knowing that the testing of your faith produces endurance." And in Romans chapter 5, verse 3 to 5, Paul wrote, "And not only this, but we also exult in our what? Tribulations, knowing that tribulation brings about perseverance." Meron pang karugtong yan. Ang karugtong po yan, "And perseverance, proven character. And proven character, hope. And hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us." Kaya mga Kristiyano, hindi kinakailangan maging malungkot. Siyempre, tao, maging malungkot siya. Pero sa kabila nun, mayroong joy. Nag-rejoice ang ating mga puso. Okay. So, paano tayo magkakaroon ng rejoicing sa ating puso? Paano tayo magkakaroon ng rejoicing sa ating puso? First, how can we develop a habit of rejoicing always? Una-una, focus on the riches that God has really given us in Christ. Mapalad ang mga Kristiyano. Bakit? Sapagkat pinagpala tayo ng Panginoon. Meron tayong natatawagan at meron tayong nagbibigay sa atin ng pagpapala. Di ba? Amen? Amen. Amen. First, ang sabi nga doon, daily focus on the riches that God has freely given us. Alam niyo, sinasabi na sa Ephesians chapter 1 verse 314 says that you have all spiritual blessing in Him. We have all spiritual blessings through our Lord Jesus Christ. Nasa sa atin lahat yun. Kaya that's one reason to be joyful in the Lord. In love, He predestined, ang sabi nga doon, in love, He predestined you to adoption as His child. He freely bestowed His grace on you in Christ. In Him, you have redemption and forgiveness of all sins.
your sins. Love is upon you by His grace. He has made known to you the mystery of His will. He has given you an inheritance and has sealed you with the Holy Spirit of promise. Now, what is your problem? Nasa inyo lahat. Nasa akin ang lahat. Anong problema mo? Ang problema mo lang, hindi ka nakapokus doon. Ang nakapokus sa'yo, nakapokus ka lang parati di sa cellphone mo. At doon sa mga amiga mo at saka sa FB mo. Doon lang ang focus mo eh. Kasi kung ang focus mo ay nakatuon lamang dito sa mga bagay sa mundo na ito, ay talagang mangyayari na hindi mangyayari sa iyo yung rejoice in the Lord always. Pero kung ang focus mo ay nasa ating Panginoon, that's the only time that you will have rejoice. Rejoicing in the Lord always. And number two, walk in the Spirit, not the flesh. Ano yung ibig sabihin nyo sa walk in the Spirit, not the flesh? Kasi yung joy ay isa sa fruit of the Spirit yan. Anong fruit of the Spirit? Love, susunod, joy. Pagkatapos ng love, joy, then peace. At dapat sa mga Kristiyano ay nakikita yung joy na yan. Kasi magkakaroon tayo ng fruit pag nakikita ang joy sa ating buhay. Kaya makikita lamang ang joy sa ating buhay if we walk in the Spirit of God. Di ba meron tayong katang walk, walk, walk in the light, di ba? And that is walking in the Spirit. Ibig sabihin eh, nasa liwanag ka na naglalakad sa ating, para sa ating Panginoon. Walk in the Spirit. It means to walk in the Spirit means daily to yield to Him and to rely on Him to control your life in every situation. Hindi lamang yung walk in the Spirit. Pangatlo, sing. Kaya pag nalulungkot ka, kumanta ka. Di ba? Sasabihin sa iyo, mabuti ka pa, kakanta-kanta ka na lang. Kahit ba dispalinghado ang boses mo, basta ang kakantayin niyo para sa Panginoon, okay lang yun. If you're feeling down, get out a hymn book, get out a hymn or song book, and sing spiritual songs for the Lord. At makikita natin yan na tayo ay nagkakaroon ng joy sa ating puso. Number two, sabi sa atin sa verse 17, God commands us to pray without ceasing. What does this command mean? Does this mean that you must pray every waking moment habang ikaw ay gising, ikaw ay nananalangin? Yung ba ibig sabihin nun? Palagay nyo, sa mga sandaling ito, nananalangin ba kayo? Ha? Nakikinig. Sa sandaling ito, nananalangin kayo na matapos na sana. Makauwi na. Kaya nga, does this mean that you must pray every waking moment? Obviously not, because neither Paul nor the Lord Jesus did that. It is helpful to know that the word translated without ceasing, ang ibig sabihin ng without ceasing, ganito yung illustration ng without ceasing. Yung bang kumakatila ng unan mo, uubo ka, at yung pag-ubo mo na yun ay hindi mo mapipigil. At kahit na anong gawin mo sa iyong sarili, hindi mo mapatigil yung ubo mo na yun. Yun ang pray without ceasing. Ubo ka na ubo. Kahit na pigilin mo pa siya,
hindi mo mapipigil kasi nandun na siya. Kaya kung ikaw ay nananalangin without ceasing, ito ay udyok ng Espiritu sa iyo to pray continuously at yung hindi talaga tumitigil ang pananalangin. Magagawa ba natin yun? Hindi, ano? Hindi natin makayang gawin yun. Kasi mahirap gawin yun. Alam ko kasi, yung itong pag-pray without ceasing, ito ay katulad din ng isang pag-atake ng mga rebelde. Alam mo niyo yung mga rebelde? Aatake yan. Walang tigil niya ang pag-atake. Titigil lang yan pagka medyo mag-iipon ng pwersa. Pagkatapos makaipon ng pwersa, aatake uli yan. At ganun uli ang gagawin niya hanggat hindi niya nagagapi at hindi siya nagtatagumpay doon sa kanyang pag-atake, hindi siya titigil. Ganun din sa pray without ceasing. Hanggat hindi mo naating at hindi sa'yo binibigay yung pinapanalangin mo, hindi ka titigil sa pananalangin. Katulad na lamang nung makulit na widow na kinukulit yung judge na bigyan siya ng hustisya. Eh saka kulit nung widow na ito, nung babaeng bago na ito, eh pinagbigyan din siya later on. Kasi without ceasing. Alam niyo, rejoice in the Lord always and pray without ceasing are related because it is through prayer that we lay hold on our riches that we have in Christ, which are the source of our true joy. Prayer claims the promises of God in our trials. Laying hold of God's promises brings joy because we know that He is for us. Alam niyo mga kapatid, if God is for us, who is against us? He who did not spare His own Son but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? Kumisan lang kasi nangyayari sa atin, hindi tayo nagiging matyaga pagdating sa panalangin. Kumisan nangyayari sa atin, o madalas nangyayari sa atin, hindi na tayo nakakapanalangin. At kaya lang tayo nakakapanalangin pagka mayroong dumarating na problema sa atin. Doon lamang tayo nagiging marundong at doon lamang tayo nagiging prayer without ceasing pagka tayo ay mayroong ng problema kinakarap. Pagka nawawala na yung joy, nawawala na rin yung panalangin. Kaya ka lang nakakapanalangin, kung minsan nangyayari sa ating buhay, kung meron kang matinding pangangailangan sa iyong buhay. Pero kung wala ka namang pangangailangan sa iyong buhay, hindi ka man nananalangin na. Tama, mali. Eh sa alam nyo, meron isang pangyayari sa Korea. Yung isang anak, yung mag-ina, ay nakakulong sa concentration camp. Mga Kristiyano sila. Yung mag-ina. Eh, hindi nagtagal, pinalaya yung nanay. At matanda na lang. Eh, hindi nagtagal, pinalaya yung anak na babae. Dahil okay na raw siya. Tuntua siya ngayon.
Nagpuntasya sa nanay niya, pinalaya na raw siya. Ang sabi ng nanay niya sa kanya, magbalik ka doon. Magbalik ka doon. Patuloy mo silang paglingkuran doon at kailangan ka nila doon. Ang hindi nalalaman pala nung batang babae na yun, yung nanay pala niya, every day, every night, ando doon sa may kampo at nananalangin para sa kanya. Na makapagpatuloy yung gawain, makapagpatuloy na gamitin siya ng Panginoon para doon sa gawain na yun sa concentration camp. Gaano kahirap yun? Tayo naman eh, napakadali natin. Di ba? Napakadali ang buhay natin dito sa Hong Kong. Hindi tayo nakakulong. Kaya lang tayo nakakulong, sinasabi natin pagka nandyan yung employer natin. Di ba? Pagka nandyan yung employer natin, ang feeling natin, nakakulong tayo. Kaya pagka nagsisimulate, hindi na tayo natutuwa niyan dahil yung employer natin naging stay home. Pagka nag-stay home yung employer, eh ang feeling ng bawat isa sa atin eh, nakapreso. Kaya ang hiling natin sa ano, mag-signal lang per free na para umalis na yung employer. Walang bagyo. So how we develop? How can we develop a habit of praying without ceasing? Alam nyo kasi mga kapatid, habit ito, gawin. Ito'y kumbaga sa ano, gagawin nating bisyo sa ating buhay na tayo ay manalangin without ceasing. Magiging bisyo natin ito. Unang-una, know that you can do life without, you can do life on your own. Ang sabi ng Panginoon Jesus Christ sa atin, without me, you cannot do anything. Apart from me, you cannot do anything. Sapagkat ang buhay natin, mga kapatid, ay nakadepende sa ating Panginoon Jesus Christ. Kaya kinakailangan ng bawat isa sa atin ay ma-develop yung habit na complete dependence on the Lord. Complete dependence on the Lord. Yung bang ibig sabihin nun eh, you are always in tune with the Lord 24/7. Yung bang ibig sabihin nun eh, connected ka. Hindi ibig sabihin yung apps mo, eh connected 24/7. Hindi nagda-down ang iyong connection. Sapagkat, pagka nagkaroon ng down o breakdown ng connection, nawawala ang iyong pagka-connection sa ating Panginoon. Pagka hindi ka nananangin, o ibig sabihin, hindi ka in tune, hindi ka connected sa Panginoon. Kaya sinasabi, you have to know that you can't do life on your own. Yung bang parati mo sinasabi yung WWJD. Alam ba niyo yung WWJD? What would Jesus do in every situation in our lives? Tatanungin natin ang ating Panginoon, Panginoon, ano ba ang gagawin ko rito? Pagka nagmamaneho ka, kung ikaw may nagmamaneho, Panginoon, bigyan po ako ng malakas sa bisig, clear determination, malinaw na mga pagtingin, para nang noon paglakbay ko, walang masasaktan, at makakarating ako safely doon sa aking paroroonan. O kung meron ka man ginagawa, Panginoon, paano ko magagawin ito? Eh, hindi po, kadalasan kasi sa atin eh, ang nangyayari sa atin, we rely on ourselves. Kayang-kaya ko ito.
Kahit na kaya-kaya mo yan, ipaubaya natin sa Panginoon yung lahat ng kakayanan niya. At ang Panginoon ang mag-aayos ng lahat. Pangalawa, pray a little prayer or prayers whenever you can. It's like talking to God every minute, every second of our lives. Tulad na sinabi ko kanina, 24/7 ang connection. At kung pwede kang maiksing panalangin habang namamalatsa ka, Panginoon, huwag ko sana masunog itong pinapaligo. O Panginoon, habang pinapaligoan mo yung alaga, maging malusog ito, ibig sabihin hindi siya magkasakit. Kahit makulit itong alaga ko, Panginoon, maging maalagaan mo mabuti. Di ba? Eh, makikita niyo ang paggawa ng Panginoon pagdating sa mga ganyang bagay. And then, number three, spend time in God's Word and prayer each day. Kaya nga meron tayong verse of the day eh. Kaya nga tayo nakakaroon ng verse of the day para lang noon we spend time in God's Word every day. Eh, pasensya na lang kayo kung minsan nagiging verse of the evening. Pasensya na lang kayo at alam ko nagkakaintindihan naman tayo dyan. Kaya nga, yun ang dapat mangyayari sa atin. Spend time in God's Word and prayer each day. Salamat po. Pwede natin, Panginoon, salamat po sa iyong salita sa araw na ito. Kasi kumisa nakakadinig ako, nakaka-receive ako ng feedbacks nangyayari. Salamat, Pastor, sa verse of the day. Bibigay ng encouragement, bibigay ng motivation. Kaya ganun. Kaya para ma-develop natin ang habit to pray without ceasing, know that you can do life on our own. Number two, pray a little prayer or prayers whenever you can. Para ma-develop yan. Spend time in God's Word and pray. And number three, God commands us to give thanks in everything. In everything, give thanks. Kaya ba natin gawin yan? Ang sabi nga, the command means that in every situation, we are to give thanks to our sovereign and good God and Savior. At sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 20, sabi ni Pablo, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. Always giving thanks for all things. Giving, pagka sinabi kasing all things, or in everything, hindi lang yung ikaw binigyan ng bonus ng iyong employer. Hindi lamang yung ikaw tinapik ng iyong employer, well done and good, faithful servant. Hindi lang yun. O kaya binigyan ka ng bakasyon ng iyong employer papunta sa Pilipinas, no, round trip ticket. Hindi lang yun. Pati yung kasungitan ng employer nyo, give thanks. Sino may masungit na employer dito? Tansa ka na. Ah, magbait yung mga employer nyo. Si ating Mercy. Ay, may sabihin, hindi lamang yung binibigyan kayo ng pabor ng inyong employer, doon lang kayo magbibigay ng
ng pagpapasalamat sa Panginoon. Sa lahat ng sitwasyon, hindi lamang positive situation, kundi negative situation, we should give thanks to the Lord. Sasabihin ng iba, bakit ganun? Pinagmalupitan na kami, pagkatapos magpapasalamat pa kami. Diba? Inapin na ako, magpapasalamat pa ako. Hindi na ako binayaran sa aking utang. Nasabihin ko para sa nagkakautang sa akin, salamat, hindi mo ako binayaran. Sasabihin, don't get mad, get even. Huwag kang magalit. Tama yun, huwag kang magalit. Pero, get even. Kung sinampal ka, sampalin mo rin. Kung inutangan ka, utangan mo rin. Kung sinungitan ka, sungitan mo rin. Get even. Pero, ano ang mapapalamo? Wala. Hindi na magaling Kristiyano na inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Ang inaasahan sa atin is to be thankful in everything. Kung sinungitan ka, ngitian mo. Kung sinampal ka, pasampal ka pa uli. Kung inutahan ka, pautahan pa uli. Sa kapatid, alam niyo mga kapatid, the first and foremost to develop the habit, how can we develop a habit? Habit ito eh. Thankfulness to God in every situation. Deepen your understanding of God's sovereignty and goodness. Ang ibig sabihin niyan, makilala mong mabuti ang Diyos sa iyong buhay. Kilalanin mong mabuti ang Diyos sa iyong buhay. Ang classic example niyan ay si Joseph. Si Joseph, wala naman siyang ibang kasalanan, kundi siya ay nanaginip lang. Nanaginip lang siya. At siya rin na nag-interpret ng at nung naginip siya, at sinabi lang niya yung kanyang panaginip sa kanyang mga kapatid. At hindi lang sa kanyang kapatid yung unang panaginip. Yung pangalawang panaginip ay pati sa kanyang ama ay sinabi rin niya yung panaginip. Kaya yun doon nagsimula na nagalit sa kanya yung kanyang mga kapatid. Hanggang siya ay tinapon sa balon, tapos ipapakain sana sa hayop. Ang ginawa ay ibinenta sa mga Israelita at nakarating sa Ehipto. Nagreklamo ba si Joseph? Hindi. Sinisiba niya ang Diyos? Hindi. Napunta sa Kepotipar. Nag OFW siya ron. Ay, Pilipino. Naging mayordomo siya ron. Hanggang sa band na huli, nakusunodan siya ng asawa niya. Hindi niya pinatulan. Hanggang sa nagalit sa kanya, pinagbintangan siya, pinabulong. Hindi naman niya sinisi ang Diyos. Pagkatapos, meron siya nakasama ng dalawang nabilanggo. Yung isa na pinagpugutan ng ulo, yung isa nakalaya. Yung baker, naging maayos sa manang buhay, hanggang sa yun na nakaalala sa kanya at na-interpret niya yung panaginip ni Paraon hanggang sa naging governor
Joseph. Genesis chapter 50 verse 20. Ang sabi niya, But God meant it for good. Kilala niya ang kanyang Panginoon. Ang kanyang Panginoon, ang gagawin sa kanya ay para sa kanyang kabutihan. Hindi para sa kasamaan. Kaya nga, pagdating mo sa Romans 8:28, for all things work together for good for those who love God, for those who are called according to His purpose. Kinakailangan makilala mo ang Diyos mo na makapangyarihan sa lahat, na pawang kabutihan lamang ang ibibigay sa iyo at sa akin. Kaya nga sabi doon, deepen your understanding of God's sovereignty and goodness. Dahil ang gusto ng Diyos sa atin ay para sa kabutihan, para naman kahit na ano mangyari, ano mang sitwasyon na harapin natin, we give thanks to God. And number two, thankfulness will be our habit when trusting God. It's our habit. gawin nating bisyo sa ating katawan. Hindi natin nagkasalitan bisyo. Gawin sa ating mga sarili ang mga bagay na yun. Thankfulness will be our habit when we trust in God. It's our habit. Okay. Conclusion. Hindi pa yan. 13 years bago na convert si John Wesley sa isang Kristiyano, ay meron siyang nakatagpo na isang porter sa isang hotel. Tapos, itong porter na ito ay napakasipag. At ang sabi ni John Wesley sa kanya, kasi itong the porter na ito, he had only one coat. Itong porter na ito, meron lang siyang one coat. He had eaten no food that day, and yet his heart was full of gratitude to God. Ang sabi ni Wesley sa kanya, you thank God when you have nothing to wear. Pinapasalamatan mo ang Diyos samantalang wala kang maisuot. Wala kang sapat na damit para maisuot. Nothing to eat. Wala kang makain. You are thanking God. Wala kang makain. And no bed to lie upon. What else do you thank Him for? Ano pa yung mapapasalamat mo sa Kanya? Ang sabi ng porter, I thank Him that He has given me my life. Pinapasalamat pa natin sa Panginoon na tayo binigyan niya ng kanyang binigyan tayo ng buhay. Lalo tigit, binigyan tayo ng panibagong buhay. He has given me a life. He has given my life and being. And a heart to love Him and a desire to serve Him. Alam nyo, doon sa mga sinabi ng porter na yun, doon nahamon si John Wesley to accept Jesus as his Lord and Savior. Kahit na mahirap ang sitwasyon, mahirap ang kalagayan sa buhay, ando doon yung sinasabi na rejoice always. Pray without ceasing. In everything, give thanks.
for us to pray continually or to pray without ceasing. At binigyan na sa atin ang lahat ng reason to be thankful to God, even though we'll never obey His commands perfectly. We should be working and making progress because what? Ito ang gusto ng Panginoon sa atin. This is God's will for you in Christ Jesus. Ito ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na tayo ay mag-rejoice always, pray without ceasing, and thank Him in all situations or in everything. Tayo manalangin. Lord, salamat.